Ipinasilip na ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa madla ang panibagong muka ng 20 pesos na barya na bahagi ng generation coins ng ahensya. Dahil dito, magiging yari na sa bakal ang 20 pesos na ilang dekada nang kinasanayang gawa sa papel. Sinabi ni BSP Monetary Board Felipe Medalla na nagsagawa ng pag-aaral ang BSP kung saan nakita ang 20 pesos notes ang pinakagamit na perang papel kung kaya't mas madali din itong maluma at masira. Ang 20 pesos na perang papel ay siyang itinuturing na pinaka-in-demand sa lahat ng perang papel na nagsisirculate sa atin kung kaya't ito din ang itinuturing na pinakamadumi at pinakamahunang notes. Na pagdesisyonan ng BSP na gagawin na din itong coin dahil mas makatitipid sa production cost kapag ito ang ginawang barya. Bukod pa dito, maglalabas din ng bagong 500 at 1,000 peso bill na may mas maigting na security features upang maiwasang mapeki ito, ani ni Medalla. Anya pa ni Medalla, ang 20 pesos ay hindi maaring pagkamalang bilang 5 piso o 10 piso dahil mas malaki ang disenyo nito bukod pa sa dual color nito. Paliwanag din ni BSP Governor Benjamin Diokno, bagamat mas mura ang gasto sa paggawa ng 20 pesos kaysa sa coin counterpart nito, na di hamak na mas mapatatagal ang nasabing pera sa sirkulasyon kung gagawin itong bakal. Umaabot lang daw kasi ng hanggang 6 na buwan ang lifespan ng banknotes kumpara sa baryang umaabot ng 10 hanggang 15 taon. Katulad ngayon, mananatiling si dating Pangulong Manuel Quezon ang personalidad na ilalagay sa 20 pesos. Kapansin-pansin naman ang panibagong imahe ng nilad sa likod ng barya na kumakatawan sa halamang pinaghalawan ng pangalan ng Maynila. Sinasabing hitik sa nilad noong araw ang ilog Pasig, katabi ng naturang halaman ay ang simbolo ng Malacanang. Pero hindi pa man daw agad-agad mawawala sa mata ng publiko ang lumang itsura ng 20 pesos. Sabi ng BSP, maaaring mag-print pa rin sila ng 20 pesos banknotes hanggang unang kwarto ng taong 2020. Bagamat usap-usapan ngayon sa social media ang new look, hindi naman lahat ay natuwa sa desisyong ito ng gobyerno. Noong Oktubre, matatanda ang sinabi ng apo ni Quezon na maaaring isipin ng taong bayan na refleksyon ito ng pagbaba ng halaga ng piso at mukhang ililipat sa barya. Psychologically, bilang mamamayan, nagpapahiwatig ito ng devaluation ang pagtatanggal ng isang denominasyon sa mga papel na pera ay sinyales ng shrinking value ng ating currency, ayon kay Manuel Quezon III. Kung hindi sinasadya, baka tingnan din ito bilang demotion ito sa taong makikita sa perang tatanggalin sa sirkulasyon. Bukod pa riyan, sinabi ng apo ng dating presidente na maaaring magkakaroon din ito ng negatibong epekto sa industriya ng agrikultura ng Pilipinas. Malaking bahagi raw kasi ng paper bills ang ginagamitan ng abaca fiber. Sa kabila ng kanilang kritisismo, sinabi naman niya ang otoridad pa rin ang magdesisyon sa hulit-huli. Please like and subscribe para sa mga marami pang pagdalakbay natin. Goodbye!